Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nakarating ng Amerika si Sky sa tulong ni Ray, ang single parent na diplomata na nangangailangan ng instant wife para makuha ang custody ng anak nito sa isang responsabling ina. Nakahanda si Sky na magpakasal kay Ray bilang pagtanaw ng utang na loob sa pagdala nito sa kanya sa Amerika. Pero hindi lamang iyon ang dahilan, may ibang sinisigaw ang puso niya. Ito ang mamamunoong baby pa siya, Sky. Wika ng sponsor niya sa orphanage home na si Aling Lucita. Every weekend ay dinadalaw siya nito. Ito raw ang matalik na kaibigan ng kanyang mama. Kamukha mo siya, hindi ba? Tumango siya. Kamukha nga niya ang kanyang ina. Ang ipinagkaiba lang nila, ang kulay ng kanilang balat. Morena ang kanyang mama samantalang siya ay maputi. Namana niya ang kulay ng balat ng kanyang amang Amerikano, pati na ang kulay ng mga mata nito na kulay abo. At ito naman ang papa mo, si Daniel Ford, ang pangalan niya. Tinitigan niya mabuti ang larawan ng kanyang ama. Magkamukha rin sila nito kung siya ang tatanungin. Parehong-pareho ang hugis at kulay ng kanilang mga mata. Mabuti na lang at nakita ko ang mga larawang ito sa closet ng mama mo. Itinago niya kasing mabuti kaya nahirapan akong hanapin. Nasa pinakailalim ito ng damit at may takipang kalendaryo. Pwede po bang sa akin nilang po ang mga ito, Mami? Tanong niya. Mami ang nakagisnan niyang tawag dito. Naku, baka mawala. May pag-aalangang wika nito. Kapag nagkataon ay mahihirapan tayong hanapin ang ama mo. Itatago ko pong mabuti. Aniya saka dinala sa dibdib ang mga larawan. O sige. Promise to God ha, naiingatan mo mabuti ang mga iyan, ha Sky? Itinaas niya ang kanang kamay bilang panunumpa dito. I promise to God. Good girl. Pinisil nito ang kanyang pisngi. Sky, hintay! Tawag sa kanya ni Rocky na humihingal na humahabol sa kanya. Inabutan siya nito ng isang steam ng white roses. Galing kay JR. Ang tinutukoy nito ay ang varsity player sa kanilang campus na balita niya ay may crush sa kanya at may balak na manligaw. Tinanggap niya ang bulaklak ng walang kalakip na passion. Lumaki siya at nagkaisip na nakatatak sa isipan. Ay nakatakda siyang makapag-asawa ng kalahi ng kanyang ama. Sabi ni Aling Lucita, kapag graduate na siya sa kursong nursing, ay magiging madali na sa kanya ang lahat para makapunta sa Amerika at mahanap ang kanyang ama. And demand ang nurse sa ibang bansa. Madali lang daw na mag-apply ng trabaho roon kapag nurse na ang isang tao. Ipinasasabi nga pala niya kung pwede raw kayong lumabas on Saturday night. Hindi, agad na wika niya. Graduating student siya sa kursong nursing at kahit minsan sa buhay niya ay hindi pa siya nagkaroon ng boyfriend. Wala rin siyang in-entertain isa man sa kanyang mga suitors. Grounded ang lahat ng lalaking gustong manligaw sa kanya. Hindi niya hinahayaang makalapit sa kanya. They must few feet away. Kumadlang lamang ang mga ito sa pangarap niyang makarating ng Amerika at mahanap ang kanyang ama. Sinasabi ko na nga ba sa kanya eh? Ay naglakas pa rin siya ng loob. Eto tuloy na pala niya. You break the record. Wala siyang balak na manakit ng damdamin ng tao. Kaya nga hindi siya nakikipaglapit sa kahit sinong lalaki. Ayaw niyang may umasa at mabigo. Ngunit sadyang ganoon ang buhay kung minsan. Hindi maiiwasan na may masaktan. Marami namang ibang babae eh. Wika niya na tumingin sa malayo. Hindi na siya makapaghintay na makarating ng Amerika upang makita ang kanyang ama. Nais niya itong mayakap na mahigpit. Ito na lamang ang kaisa-isang taong related sa kanya in blood. Katulad niya kasi ay sa bahay ampunan din lumaki ang kanyang ina
wala itong kinagis ng mga magulang. Nang mag-18 ito ay pumasok na waitress sa isang club. Iyon ang nasadlakan nito matapos umalis sa isang orphanage home. Sa club na pinagtatrabahoan ito, nakilala ang kanyang ama ayon na rin sa mga kwento ni Aling Lucita na dating sexy dancer sa isang nightclub. Ngayon ay hindi na ito nagsasayaw dahil matanda na. Nagtitinda na lamang ito ng palamig kung saan sila nakatira. Okay naman ang income at tumutulong siya sa pagtitinda. Dahil doon ay natustusan nila ang kaniyang pagkukolehiyo. May ipon din naman kasi sa Aling Lucita. Magaling itong mag-save ng pera kaya hindi sila nagigipit. Oo nga, pero lahat ng lalaki ay crush ka. Wika ni Rocky na lumabas sa tono ang kabadingan nito. Natawa na lamang siya sa tinura nito. Pagkatapos ay hinila ito sa kamay. Manood na lang tayo ng sine, Aniya. Si Aling Lucita din ang nagsuggest sa kanya na manood siya ng sine every week. English ang gusto nitong panoorin niya dahil daw nakatakda siyang manirahan sa Amerika habang buhay para raw maging aware siya sa kalakaran ng buhay roon at mahasa sa Ingles. Lupaypay na ibinaba ni Sky ang hawak na Daily News. Naroon ang pangalan ng mga licensed nurse at hindi siya kabilang sa mga iyon. Sky, nabasa mo na ba ang dyaryo? Tanong ni Aling Lucita nang pumungad sa sala galing ito sa pamamalengke ng maiihaw nilang mamayang hapon. Iyak ang isinagot niya rito. O Diyos ko! Bulalas nito na agad siya nitong nilapitan. Ibinaba nito ang dalang bayong sa sahig at niyakap siya. Okay lang yun, Skylar. Pwede ka pa namang kumuha na ulit ng exam. Luhaan ang mga matang nag-angat siya ng mukha rito. Bakit ganun? Hindi naman ako bobo. Pero bakit nakailang take na ako ng exam ay hindi pa rin ako pumapasa? Anong ibig sabihin nito, Mami? Na hindi ako makakapunta ng Amerika? Hindi anak, hindi ganoon. Hindi maganda tutong alo nito sa kanya. Ang ibig sabihin lamang ay kailangan pa sigurong madagdagan ang edad mo bago ka makapunta sa Amerika. Kaya hindi ka nakakapasa sa exam. Umiling siya. Hindi ganoon ang pakiramdam niya. Daman niya ay hinahadlangan siyang pumunta sa Amerika. Katunayan ay hindi siya tinitingnan man lamang ng mga Amerikanong nakikita niya sa loob ng Pilipinas. Samantalang ang ilan niyang mga kaibigan, dating mga kaklase at kapitbahay, ay nasipag-asawa na ng mga Amerikano. Nagustuhan agad ang mga ito ng mga kano. Samantalang siya ay hindi tinatapunan man lamang ng tingin. Anong pumapasok yan sa isip mo, Sky? Gilalas na tanong sa kanya ni Aling Lucita. Nang sabihin niya rito na magtatrabaho siya sa club bilang waitress para makakilala ng mga Amerikano. Yun lang po ang tanging naisip kong paraan para makarating ng Amerika, Mami. Balungkot na wika niya. 24 na po ako pero hindi pa rin pumapasa sa exam. Ayokong abutin pa ako ng ilang taon dito sa Pilipinas at baka hindi ko naabutang buhay ang aking ama sa Amerika. Hindi ako papayag na magtrabaho ka sa club, Sky. Mariing wika nito sa kanya. May pinag-aralan ka. Tapos ka ng kolehiyo. Tapos ay doon ka lang babagsak. Mamamatay ako ng sama ng loob kapag nagkataon, Sky. Humihikbi siya. Hindi ko naman gusto magtrabaho sa club, kaya lang malaki raw ang kita roon. Sabi ni Menchi ay kumikita siya ng 5,000 sa loob lamang ng isang gabi. Ibig sabihin ay makakaipon ako ng malaki. Kahit hindi ako makahanap ng boyfriend na Amerikano, ay pwede akong pumunta sa Amerika as tourist. Mahirap kumuha ng tourist visa, anak. Wika ni Aling Lucita. Sa akala mo ba ay hindi sinusubukan ng mama mo na pumunta ng Amerika? Maraming beses siyang nag-apply pero laging deny. Doon na nga naubos ang perang naipon niya sa kakabayan ng application form. Malinin niyo naman kung ako ang matatanggap dahil sa itsura ko. Lahat ang nakakakita sa akin ay nag-iisip na Amerikana ako, Mami. Siguro maa-approve yung application ko as tourist dahil iisipin na mag-i-interview sa akin na sa Amerika ako dapat nakatira. O sige, Sky. Mag-apply ka ng tourist visa pero hindi ka pwedeng magtrabaho sa club. Ikakamatay ko iyon.
Paano po ako makakapag-apply ng tourist visa kung hindi po ako magkakapera ng malaki, mami? Sabi ni Minchi, hindi raw madudungisan ang dangal niya kapag nagtatrabaho siya sa club. Gaya ng akala halos lahat ng tao. Nasa babae naman daw ho yun kung papayag na ilabas ng customer. Pero kung gusto niya raw na panatilihin ang kanyang kalinisan ay maaari naman daw. Magsiserve lamang daw siya ng mga customer at bibigyan siya ng malaking tip kung magugustuhan ang kanyang serbisyo. Isasandla natin itong bahay at lupa. Walang gatul na sagot ng kanyang ina. Iyon ang gagamitin mong pera para maipakita sa bangko. Kailan kasi ay may savings, kang malaki at proof na capable ka as a tourist. At saka ililipat ko rin sa pangalan mo itong bahay at lupa para may property ka na maipapakita sa embassy. Pero sabi ninyo po ay isasandla ninyo, di po ba? Ako na ang bahala sa bagay na iyon, Sky. Basta ang gusto ko lang ay huwag kang pumasok sa club, utang na loob, anak. Sorry po, mami. Apologetic na niyakap niya ito. Nakukonsensya siya dahil sa nakikitang matinding pagtutol sa kanya nito. Hindi naman niya talaga nais magtrabaho sa club. Sa katunayan ay napakatagal ng panahon magmula ng himukin siya ni Menchie na mag-apply sa club na pinapasukan nito ay hindi siya nagpa-impluensya. Dala lamang talaga ng matinding pagnanais na makita ang kanyang amang banyaga. Kaya ang last resource niya ay ganoon lamang. I'm sorry, ma'am. Hindi po nakapasa ang inyong application. Wika ng consular officer na nag-interview kay Skylar. Bata pa ito sa tingin niya. Amerikano at kanina habang tinatanong siya nito, ay hindi niya maiwasang huwag itong titigan ng matiim. Amused siya at humahanga rito dahil marunong itong magsalita ng Tagalog. Para siyang iiyak matapos marinig ang sinabi nito. Akala niya ay ipapasasya nito. I'm really sorry, ma'am. Ulit nito na tila itinataboy na siya. Dahil hindi pa rin siya umaalis sa window 32 na para bang revocable ang naging desisyon nito. Maluha-luha na lumabas siya ng cubicle na iyon at tila wala sa sariling lumabas ng embassy. Sayang lamang ang malaking pera na ginastos nila ni Aling Lucita sa pagproseso ng mga kailangan niyang dokumento. Ayaw na muna niyang umuwi ng bahay. Hindi niya maaatim na makita ang disappointment na guguhit sa mukha ni Aling Lucita. Mamaya kapag na lamang, hindi siya pumasa sa interview. Nagpunta siya sa luneta at doon tahimik na umiiyak sa isang bahaging hindi matao. Masamang masama talaga ang loob niya. Hindi pa naman iyon ang katapusan ng mundo, Sky. Wika ni Aling Lucita nang umuwi siya ng gabing mugtong-mugto ang kanyang mga mata. Pwede ka pa naman mag-apply ulit ng tourist. Kahit nga sa susunod na linggo ay magpa-schedule ka ulit ng interview. Pero ang gastos. At saka bakit pa ako mag-a-apply ulit kung sa unang pag-a-apply eh, hindi na ako pumasa? Paswertihan daw kasi ang ganyan, Sky. Kapag natapat ka raw sa estrikto ay malas mo. Pero mayroon din naman akong nakilala na kapasa as tourist, kahit hindi gaano mapera. Natapat siya sa mabait na consular officer. Nagbalik ang pag-asa sa puso niya dahil sa sinabi nito. Bumili ulit siya ng application form sa BPI Family Bank para magpa-schedule ulit ng interview. After 1 month ay nasa US Embassy na naman siya. At sa buong pagkadismaya niya, ay natapat ulit siya sa window 32. Doon sa batang consular officer na nag-interview sa kanya noong una. Sa tingin niya ay natandaan siya nito. Gumuhit sa mukha nito ang recognition. Hindi naman marahil iyon nakapagtataka dahil sa itsura niya. Sila lang marahil ang aplikanteng nakita nito na Amerikaneng-Amerikana ang itsura. What is your purpose of coming to the United States, ma'am? Tanong nito. Iyon din ang unang tanong nito noong unang interview niya. To find my father, Daniel Ford. Walang gatol na sagot niya. Does he know that you are coming to the United States? No, sir. Because we haven't met even once. He maybe doesn't know that I'm existed. Sinundan niya iyon ng bukal na pusong pagpapaliwanag. Hindi ito nakatingin sa kanya dahil abala ang mga daliri sa pagtipas sa keyboard at ang mga mata naman
ay nasa monitor. Ini-encode marahil nito ang mga pinagsasabi niya at ang mga impormasyong nakasaad sa kanyang application form. You didn't know where he is in the United States. United States is a very big place. You don't have any assurance that you can find him. Wika nito at saka ipinaliwanag kung bakit hindi siya maaaring makapasa sa tourist. Naunawaan naman niya ito. May punto ito. Paano nga naman kung hindi niya makita ang kanyang ama sa loob ng 6 na buwan? May tendency na mag-overstay siya at baka mag-TNT pa. 6 months is a very long time, sir. Wika niya. Iyon ang alam niyang length of time na pwedeng ipinanatili ng isang turista sa Amerika. With that period of time, I'm sure I can find my father. That is impossible, Miss Ford. Wika nito. At may pakiramdam siya na parang naging personal na yata ang pagpapalitan nila ng mga salita. Para bang concern ito sa kanya na hindi niya mawari. I really want to see my father. Wika niya na parang gusto na nang umiyak. I'm so sorry, ma'am. I'm only doing my job. Paliwanag nito na tumingin sa kanya. Nakita nito sa mukha niya ang tila pagkahabag sa kanya. Mamamatay na lang marahil ako na hindi ko nakikita ang ama ko, mami. Wika ni Skylar. Nang makauwi ng bahay, bumili siya ng beer at naglasing sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya. Hindi nalalaman ng ibang tao kung gaano kahirap ang nararamdam niyang pangungulila at depresyon sa pagka-reject ng kanyang application. Sobrang disappointed siya. Tama na yan, Sky. Pang-aalo nito sa kanya. Isipin mo na habang may buhay ay may pag-asa. Iyon sana ang gusto niyang itanim sa kanyang isipan. Subalit habang tumatagal ay parang palabo ng palabo ang pag-asang magkita silang mag-ama. Kapag hindi ko nakita ang ama ko, mami, ay hindi matatahimik ang kaluluwa ko kapag namatay ako. Nag-antada ito. Huwag ka naman magsalita ng ganyan, Sky. Wika nito. Hindi ka dapat nawawalan ng pag-asa. Ang sabi ko naman sa iyo ay pwede ka mag-apply ng turista kahit na ilang beses. Pero nasasayang lamang ang binabayad natin sa interview, mami. Huwag mong isipin iyong ipinambabayad natin ang mahalaga ay matupad mo ang iyong pangarap. Sa palagay ko, mami, ang tanging pag-asa para makarating ako sa Amerika ay ang makapag-asawa ako ng US citizen. Pero nupansin pa rin ako sa mga kano. Himutok niya. Sige na, Sky. Subukan mo lang. Pangungulit sa kanya ni Menchie. Gusto siya nitong isama sa nightclub na pinapasukan nito. Kulang daw ang waitress kaya pinakiusapan ito ng manager doon na maghanap ng pansamantalang waitress. Magagalit ang mami. Tanggi naman niya dito. Hindi naman niya malalaman eh. Natural na malalaman niya. Gamitin mo ang utak mo, Sky. Turo pa nito sa kanyang sentido. Lagyan mo lang ng mga unan ang higaan mo pagkatapos ay takpan mo ng kumot para isipin niya na ikaw ang nasa ibabo ng kama. Hindi ko magagawa yan. Ayoko. Ayokong dayain ang mami ko. Ikaw naman para kang banal. Subukan mo lang magpasayo ng 1 beses. Nag-isip siya. Hindi niya pa rin magawang dayain ang kanyang ina. Pero parang natukso siya na mag-waitress nang sabi ni Menchie kung magkano ang natatanggap nitong tip gabi-gabi. Minsan daw ay kumikita ito ng 1,000 tip sa loob ng 1 gabi. Kung ganoon ay madali siyang makakapag-ipon at may posibilidad na maaprobahan na ang kanyang application papuntang Amerika. Nakita ko sa itsura mo na gustong-gusto mo talaga magtrabaho sa Club Sky. Wika ni Aling Lucita nang kulitin niya ito. Ang akin lang naman ay hindi paghihigpit kundi pagsisiguro na hindi ka maligaw ng maling landas. Pero kung gusto mo talagang subukan na magtrabaho roon, ay wala na ako magagawa. Nasa tamang edad ka na naman. Salamat po ng marami, mami. Buong katuwaan niyang Wika sabay yakap dito. Ipinangako niya sa sarili na hindi siya maliligaw ng landas. Hanggang pag-waitress lang talaga ang gagawin niya at wala nang iba. Nang madaanan siya ni Menchie ay tuwang-tuwa ito nang malaman na pinayagan siya ni Aling Lucita. Sabi ko na nga ba nagpapakipot lang ito si Aling Lucita eh. Wika pa nito na nakipag-high five pa sa kanya. Okay na ba itong ayos ko? Tanong niya.
sa suot niya na miniskirt na itim at blouse na kulay pula. Nag-stocking siya ng itim na itim ding at sapatos. Hindi iyan ang isusuot mo doon, wika naman ni Menchi. May uniform na ibibigay sa'yo pagdating mo doon. Ganun ba? Nadismaya siya. Sana naman hindi masyadong daring yung uniform na isinasabi mo. Hay naku, kahit na two-piece pa iyon, ay huwag mong problemahin. Ang importante ay kikita ka na malaki. Marami ang magbibigay sa inyong malaking tip sa gabing ito. Sigurado ako riyan dahil alam mo naman ang mga customers sa mga bagong mukha. Huwag lang silang mambabastos dahil kapag nagkataon ay hahampasin ko talaga sila ng bote ng beer. Mariingwi ka niya. Huwag kang ganyan, makukulong ka. Sila ang unang-unang makukulong kapag nambastos sila. Wika naman niya.